Kumpulan. Rip. Ready nak bro? Yang mana? Narating sa inyo. Okay po, at habang kayo ay nagpapahinga o nag-analyze ng mga laro nyo, ay of course, di ba sa natural naman na palika ay may mga intermission sa mga halftime, di ba? Yung iba nga sa PBA may mga palabas pa. Pero dito po sa atin sa IBL ay Islam sharing lang po tayo mga kapatid at wala po kaming ibang gustong gawin, hindi po namin kayo pipilitin, hindi po namin kayo pepersahin at tanggapin ang Islam. Ang aming hiling na po ay makinig. Makinig lang po, inshallah, ha? At sa buong po nga, buong po ng iklas ng IBL ay wini-welcome po po ang bawat isa sa atin. May paalala lang po kami sa inyo sa CR. Huwag na huwag po kayong iihi sa tabi-tabi dahil hindi po yung gawain ng isang nilalang na tao. Ang gawain po yun ay gawain po yun ng aso na umiihi sa tabi-tabi. Po, ito po ay pakiusap at inshallah. Meron po tayong CR doon, pati ang mga kababaihan may CR doon. Bantayan nyo lang po sila kasi bakit? Baka kasi boys and girls doon o yung women doon eh. Okay po, at ito lang po ang gusto kong sabihin, no, bago ko ibigay sa Ustad yung mic ay ako po ay dating Kristiyano rin na katulad nyo. Ako po ngayon ay Muslim na since 2007. Ako po ang sa kalaman ng iba ay dati pong born again, dati pong katoliko, subalit na kita ko ang katotohanan sa Islam at ngayon po ay Muslim na po. Alhamdulillah. At hinihiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ako ay bawian niya ng buhay ng Muslim din, inshallah. Kasi bakit sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah. Ittaqullah hatta tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Thank you for watching. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lagi pong naririnig ng mga Muslim tuwing Biyernes na nagkukutba dahil sa malalaking mga masjid. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, O kayong mananampalataya, matakot kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag na huwag niyo hayaan na kayo ibawian ng buhay nang wala sa Islam o nang hindi Muslim. Tayo po lahat ay mamamatay. Lahat, mamatay naman tayo. Aminin man natin o hindi. Gustuin man natin o hindi. Takasan man natin. O takasan man natin ang ating kamatayan, hindi po natin matatakasan. Ang ating lamang pagkakaiba ay yung mamamatay tayo sa Islam. Shout out, Sir Carlito Scamillas. Thank you for kaya, watching. Kaya mga kapatid, ito po ang aking... Salamat po sa panonood. Panyaya sa inyo mga kapatid. Panyaya po ito ay hindi po sa pinitan. Panyaya. Panyaya sa lahat ng mga kapatid natin Kristiyano. Mula ngayon, sa oras na ito, sa pagkakataon nito, sa lugar na kinatatayuan ko, tuklasin, hanapin ang katotohanan sa Islam. Huwag po kayong mapuot sa Islam. Huwag po kayong mapuot sa mga Muslim. Inshallah. Okay, yun lang po ang aking gusto sabihin. At inshallah, ipagpatuloy po ni Ustad Ali ng ilang mga minuto, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu alayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At magandang gabing muli sa lahat. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum at magandang oras sa lahat sa atin.
pagpamanhin nyo, total, pag umupo na ako, tapos na po tayo, brothers. Okay. Congratulations ang lalakas ng mga naglaro, mashallah, parang ganun na ganyan din ako nun eh. Brothers, bago nyo magpatuloy total, hindi naman ito isang linggo nyo gagawin. Hindi ko alam kung gaano kadami things. Hello po, lagi-lagi nyo matutunghayan na may pag-aaral na ganito. Keep watching. Dati kaming Kristiyano, brothers, na nagbalik Islam. At ang IBL, Ikhlas Basketball League, ay talagang inuuna dito yung pamamahagi ng aral Islamiko. Bago yung kung anumang purpose dito, yun ang pinakauna, brothers. Alhamdulillah, hindi na lang ito yung unang ginawa kasi kung napapansin nyo, IBL-8 na ba, chairman? Masha'Allah. Ang amin, brothers, kahit maigsing sandali, sabi nga ni chairman, huwag niyong papayagan na mamamatay na hindi Muslim. Huwag naman ngayon, chairman. Diba? Huwag naman bukas, huwag naman next week, di ba? Ibig sabihin, brothers, hanapin natin yung kabilang buhay. Kasi ang daigdig walang forever. Sa totoo lang, mga kababayan, nung hindi pa ako Muslim din, ang napansin ko dito sa Saudi Arabia, lagi-lagi na lang kapag magdasal ay sinasarado ang pwesto, nagpapatira pa sila, tatak propeta sila. Dapat makita nyo rin po yung mga punto na yun. Pumunta tayo dito sa Saudi, hindi na mag-Muslim, kundi magtrabaho. Pero sa pagmamahal ng Diyos, dito po natin nakita at nalaman kung gaano kahalaga yung relihiyon. Ang relihiyon, brother, ay pagbabalik sa kinagawian ng ating mga ninuno, spiritually at saka physically. Mayroong Diyos na lumikha sa atin at ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang sumamba mismo sa Diyos. Kaya lang, hindi natin minsan alam kung paano sumamba at lalong-lalo na hindi natin kilala kung sino yung Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin. Pinapakilala po sa atin, brother, ang katangian ng Diyos ay walang, hello po, Sir, walang kahawig, walang kasama, walang kabahagi, walang kahalintulad, hindi po siya tao. Hindi po siya ipinanganak, wala siya pong kahalintulad. Hindi katulad ng ating natakagisnan na mayroong Diyos na nagkatawang tao at akala natin siya si Hesus Kristo. Amin, brother, ipinapaalala sa inyo, lalo na yung bagong makapakinig sa mensaheng ganito, magsisimula po kayong mag-aral manimbang. Ang mensahe ng Islam ay nagtuturo ng pagsamba, pagkilala lamang sa isang tunay na Diyos, ang Diyos ni Adan, ni Abraham, ni Moses, lahat ng mga propeta. For your information, brothers, si Propeta Abraham ay hindi siya Hudyo, hindi siya Kristiyano. Nabanggit po sa malalating Quran, chapter 3, verse 67, A'udhu Billahi minash shaitanir rajim, makana Ibrahim Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin Hanifan Muslima, wala kana minal musyrikin. Ang kahulugan ng versikulo, Surat Al-Imran, verse 67, si Abraham ay hindi siya Hudyo, hindi rin siya Kristiyano, ngunit siya ay matuwid na Muslim. Ang Muslim, brother, ay ito yung tumatalima, sumunod, sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat ng propeta, Muslim po sila. Kaya si Jesus Cristo, biblical, kung di nyo pa alam, nagpatira pa rin siya kang magdasal sa Matthew 26:39 ng New Testamento. Ang turo ni Propeta Muhammad, ganun po kung magdasal, magpatira pa rin sa lupa o sa sahig. Kahit may carpet yan, itinuturing na lupa yan kasi nga inaapakan. Nakita nyo katuruan ng Muslim, ganun kung magdasal, mayat maya na lang, brother. Huwag niyong ipagkait sa sarili niyo na maging Muslim po kayo. Magpatira pa kayo, sumunod kayo, tumalima kayo. Bakit? Pag the moment na naging Muslim po kayo, mayroon po pag-aasa ng kaligtasan sapagkat nasusulat na sa maluwalhating Quran. 98 ng Quran, chapter 98, verse 7, ay magsisipasok sa paraiso yaong mga Muslim. Sumuko, sumunod, tumalima sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi na lang naman ito yung laro at saka nabigyan pa ako ng 5 minutes, siguro nakaka 4 minutes na ako, isang minuto na lang, pagpamanhin nyo lang. Ang gusto namin, brothers, ay matagpan nyo rin yung relihiyon na dapat ninyong pasukin. Nasabi sa malalahating Quran, sa Quran chapter 3, verse 85, sino man ang maghangad ng relihiyon bukod sa Islam, sa kabilang dako ay mapabibilang sila sa mga taong talunan. Ang talunan ay wala pong kaligtasan. Hindi po tayo dito nagbibiruan, mga kapatid. Hindi namin sasabihin ang mensahe na ito kung wala kaming basihan. At alhamdulillah, ang makita ninyong tanda ng Islam ang katotohanan, lahat ng tao dito sa daigdig, dito na lang sa Riyadh, kahit negro,
true ka, o iba-ibang lahi kayo, magkakaparehas kayo ng paniniwala, iba, isa lamang sinasamba nyo, isa lamang yung paraan ninyo, at nagbabatian kayo ng pagbati na salam alaikum. Diba tatak propita, tatak Jesus? Alam niyo ba sa Biblia, sa 21, chapter 20, verse 21 ng John sa New Testament, bumabati si Jesus na kapayapaan ang sumain nyo. Kaya tatak Muslim ang mga propeta o tatak propeta ang mga Muslim. Siguro mga kapatid, pagpaman ninyo, hindi lang naman ito yung pagpunta ko. Sana lagi-lagi akong pumunta at inshallah. At salamat kay Chairman na imbitahan ako. At inshallah, sa susunod muli, puputulin ko na dito. Alhamdulillah, kung sino yung gusto maging Muslim, paalala lang ha. Kasi habang naririnig ko yung sarili ko na nagsasalita ako kay Chairman kanina, gusto kong maging Hello, Muslim. Sir Jen Mark. Minsan ko rin gagawin. Huwag nung pagkait sa sarili watching, ninyo, nice. Brother. Kung nais niya maging Muslim, madali lang. Alapitan niyo lang isa sa mga brothers na to na kayo uniforme dito. Pumunta lang kayo dito. Tutulungan namin kayo, asisan namin kayo kung paano yumakap sa Islam. Napakadali. Inshallah. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam. Mabaraka ala sayyidit. Sayyidina Muhammad, salam alaikum at magandang gabi sa ating lahat. Thank you, Chairman. Maraming salamat, Ustad Ali. So, paalala po kung sino po yung gustong mag-Muslim, no? Ay huwag niyo po kayong mahiya, nakabi ay approach lang. So, ako ay gustong mag-paumanhin sa lahat, bro. Ngayon ay on the making yung ating mga bangko-bangko dyan, bro. No? So, sa ngayon ay, since tayo ay nagsisimula pa lamang, last Friday pa lang tayo nagsimula, ay wala pa po tayong bangko. At lately lang natin nakuha yung court na ito na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinaghana tayo na dito tayo muling magkita-kita sa IBL dito sa lugar na to. Kaya paumanhin po kung wala pong mga munang mga bangko-bangko dyan ha, sa mga base nyo bro, inshallah. Sa mga susunod na araw at inshallah, padadagdagan natin yung ilaw na nandito, inshallah, para lalo natin makita yung ating mga laro, inshallah, yung mga magagandang moves natin. Okay? Diba? O hanggang dito na lamang po at inshallah, ituloy natin po.